talk about Theory of Violence by Albert Camus. Si Albert Camus ay tinaguri ang rebel of rebels kasi hindi lang government, societal structure, and hierarchy ang kine-question niya. Kine-question niya din yung kume-question sa government, societal structure, and hierarchy. Tama naman talaga na kine-question natin ang isang existing system or existing na hierarchical structure. Dapat lang naman talaga na merong watchdog ang bawat government. Pero yung tanong ni Albert Camus, when everything goes wrong, who will be the watchdog of the watchdogs? Ang common mistake kasi natin ay, karamihan ng mga rebels sa isang system ay tinuturing natin agad na hero. Tinuturing natin na infallible. Yung moral imperatives and opinions niya ay tinuturing nating absolute truth. Madalas nating makalimutan na evaluate ang kanilang motives. Na-mention kaya yan sa 48 Laws of Power ni Robert Greene na in order to obtain power and influence, you need to conceal your intention. At saka tandaan na mas dangerous yung mga enemy who lurks in the shadow. Maaalala din natin dito yung sinabi ni George Hegel na evil resides on those who gaze on the evilness of the world. Ibig sabihin nito, yung mga taong naging evil ay yung mga taong obsessed sa pag-eradicate ng evil sa mundo. Kaya nga ang mga oppressors ay napapalitan lang din ng another oppressors. Ang mga dictators ay napapalitan lang din ng another dictators. Natanggal nga si Fulgencio Batista, pero napalitan lang naman ng isang communist dictator na si Fidel Castro. Natanggal nga yung Tsar Dynasty, pero napalitan lang naman ng mga communist dictators such as Lenin and Stalin. Based on those historical patterns, ang suggestion ni Albert Camus ay kahit revolution, bloody revolution na ang final resort natin to solve the problems in society, kailangan pa rin natin gumawa ng paraan para makaiwas doon. Kasi pag ginamit natin ang violence, it will destroy the very foundations of society and its institutions. It's easy to bear arms than to rationalize. It's easy to destroy than to build. It takes a foolish donkey to destroy a barn, but it needs a good carpenter in order to restructure and rebuild a barn. Tunay na intellectual, gumagamit ng isip, hindi ng hatred. Hatred has no cognitive component. Reasoning lang ang pwede natin gamitin in order to craft a positive end.